2024, araw na nakaukit na sa isip at puso ng bride na si Bengbeng at ng kanyang groom na si Janjan. Matapos kasi ang halos isang dekadang relasyon, ikinasal na sila! Pero sa isang iglap, ang mga pangako tila napako. Si Janjan kasi, isang araw lang matapos ang kanilang kasal, biglang nakalimot. Lord, bakit ganito yung ganti, Lord? Bakit umabot sa punto na ganito? Hindi ko po kasi lubos maisip, sir. Yung mismong kasal namin na dapat po yung pinaka-importanting bagay na dumating sa buhay namin. Biglang nawala lang po lahat ng mga memories po na sobrang saya namin. Ano ang nangyari kay Janjan para ang kanyang mga alaala mabura? Ang bagong kasal, taga Pitogo sa Zamboanga del Sur. Dahil hirap makaalala, si Janjan madalas nakatulala. Tumingin lang po si Janjan sa akin, sir. Hindi niya po ako kilalan. Hindi po talaga siya makapagsilitang. Pati ang kanilang mga anak, parang estranghero o hindi kilala ng kanilang ama. Nilapitan po siya ng anak naming babae. Yung sabi niya, Papa, Papa, kiss siya. Tinulak po kami ni Janjan. Tapos iyak po ako ng iyak. Para maipaalala sa mister ang kanilang kasal, si Bengbeng isinabit pa ang isinuot niyang wedding gown sa dingding ng kanilang kwarto. Pina-frame ko po yung picture na namin sa kasal. Yun yung paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na kinasal na tayo. Ito yung suot mo. Dito tayo kinasal sa simbahan. Hindi ko talaga maalala na kinasal kami. Nalaman ko na lang sa mga pictures, mga videos. Taong 2015, nung nagkakilala sina Bengbeng at Janjan sa pinagtrabahuhang restaurant. Siya po ay isang waiter, tapos ako, tagagawa po ako ng mga milkshake. Nagsimula raw silang mabuting magkaibigan. Si Janjan nga raw ang naging shoulder to lean on ni Bengbeng nung naghiwalay sila noon ng dati niyang ka-live-in partner. Nagustuhan ko po talaga sa kanya, sobra pong lambing, mapagmahal, tapos mapagbigay. Hanggang si Janjan, niligawan si Bengbeng. Sinabihan ko siya, baka hindi ako matanggap ng mama mo. Sinagot ko siya, mong birthday ko, April 7, 2017. Ang kanilang pag-iibigan, nagbunga ng dalawang anak. Pangarap po talaga namin ni Janjan po na magpakasal kasi pareho po yung mga magulang namin ay hiwalay. At matapos ang 9 na taon nilang relasyon, sila'y nagpakasal. Iyak po talaga ako na iyak nung time na yun kasi marami pong babae na inaasam po talaga maikasal. Akala ko po kasi pag maikasal na yung tao, doon na po bubuos yung lahat ng blessings ni God. Hindi ko po inasahan na hindi na agad ako nakilala ng asawa ko. Isang araw lang makalipas ang kanilang kasal, ang ina ni Janjan na si Lina parang nag-iba raw ang timpla. Yung biyanan ko, gumising siya alas 4 po ng umaga. Sabi niya, uuwi na ako sa Uzami Snack. Ayon sa tiyahe ni Bengbeng na si Lynn Grace, nung araw pa lang daw ng kasal, pansin na nilang irritable ang ina ng groom. Sabi ko naman, tinawag ka, sabi niyo, umuwi ka talaga. Kasi ang pangit ng pinapasuot mo sa akin, Makati yung ano ko. Parang naiinsulto ako, sir, kasi ako yung naghanap ng isusuot. Nung kasal pa namin, ilang na siya. Sabi ng auntie ko, kasal to ng anak mo, hindi ka ba masaya? Hanggang si Lina,
para na raw bulkang sumabo. Alam mo, Day, sa totoo lang, hindi ka gusto ng pamilya namin. Kaya nga ako lang yung pumunta dito. Hindi mo ba yun naisip? Sabi niya ganun. Ayaw kitang maasawa ng anak ko. Kaya hindi kita magustuhan kasi may ka-live-in ka nun. Iyak po ako ng iyak. Sinabihan pa po niya si Janjan na iuuwi kita kasi ayaw kong makisama ka sa pamilyang to. Kasi sobrang walang hiya tong pamilyang pinapangasawahan. At sa gitna ng kanilang pagtatalo, nangyari ang hindi nila inasahan. Si Janjan po nung time na yun, inuntog niya yung ulo niya sa sahig po. Sobrang lakas po talaga, parang basag po talaga ba? Pagtingin ko sa asawa ko po, naninigas po siya, tapos sumirik po yung mata niya. Sigaw po ako ng sigaw. Akala ko po talaga mamatay si Jan nung time na yun. Si Janjan isinugod sa ospital. Ayoko sumama. Ayoko makita yung asawa ko. Baka mamatay po siya sa harap ko. Si Janjan tila hindi na makaalala. Retrograde amnesia. Meron siyang inability to retrieve yung mga recent na mga memory. That's why hindi na niya makilala yung wife, yung anak, at saka yung event prior nung nangyari yung traumatic brain injury. Te, huwag kang umiyak sa harapan ni Jan, ha? Dapat lakasan mo yung loob mo kasi hindi na nakakilala si Janjan. Samantala, hinanap din namin ang ina ni Janjan na si Lina. At nagbigay siya ng kanyang panig. Nagkita daw sila sa kalibin niya noon. Bakit siya nakipagkita pa? Naglibin na sila ni Abiljan dito. Mudot-dot gina siya na ako. Mong gisipa ko anang green grass. Sa pagbabalik ni na Beng-Beng sa simbahan kung saan sila ikinasal ni Janjan, manumbalik kaya ang nakaraan? Parang hindi malinaw pero parang nangyari na ba sa totoong buhay? Sa aming pagbabalik. Isang araw lang matapos ikasal sina Beng-Beng at Janjan, ang groom tila raw nagka-amnesia. Tumingin lang po si Janjan sa akin, sir. Hindi niya po ako kilalan. Si Janjan kasi sinaktan ang sarili matapos magtalo ang kanyang misis, tiyahin ang kanyang misis at ang kanyang ina. Inuntog niya yung ulo niya sa sahig po. Sobrang lakas po talaga, parang basag po talaga ba? Samantala, matapos ang ilang linggong medikasyon at matyagang pakikipag-usap sa kanya ng misis niyang si Beng-Beng, Happy Father's Day! Si Janjan, unti-unti na raw nakakaalala. Naalala ko yung panahon na nanliligaw ako sa kanya, nililibre ko siya ng balot, niyayaya ko siyang lumabas, kumain. Hindi ko na maalala nga ang iba eh. Nagpa-flashback lang bigla sa isip ko. Gayunman, ang mga alaala ni Janjan sa mga nakalipas na buwan, hirap pa rin daw niyang maalala. Hindi ko talaga maalala na kinasal kami. Sinabihan ko sa Beng-Beng na, eh, kasal natin ngayon. Eh, kasi nakita ko yung gun sa nakatayo sa gilid ng kwarto namin. Oh, nagulat na lang ako na, ha? Tapos na pala. Pero kung may hindi raw makakalimutan si Janjan, yan ay kung gaano siya kamahal ng kanyang misis. Sobrang caring niya. Mahal na mahal niya talaga ako. Kamag-alala, gagaling ka niya. Samantala, para kunin ang panig ng nakaalitang biyana ni Beng-Beng, pinuntahan siya ng aming team sa Ozamis City sa Misamis Occidental. Hindi naman sa ayaw ko si Beng. Noon, nasyak ako. Hindi ko sinabi yung ayaw ko sa iyo. Nagkita daw sila yung kalibin niya noon. Bakit siya nakipagkita pa?
Nag-live-in na sila ni Abel dyan dito. 2016 po, kasal po yon ng tita ko. Nanliligaw pa lang po si Janjan noon. Nasabi ng nanay ko na yung dating ka-live-in ko po, ipapakilala ko sa pamilya ko. Pero hiwalay na kami ng ka-live-in ko nung time na yon. Sabi po ni Jan nung time na yon, ma, napag-usapan na po namin yan ni Bingbing, ma. Hindi rin daw niya nagustuhan ang naging trato sa kanya ng mga kaanak ni Bengbeng. Pati na ang ipinasuot sa kanyang nirentahang damit. Pagka human sa kasal, gusto na dyan ko mag-ilis kay... Sige na lang kung pangalot, anak, magid siya, nako, kay... Siya arti pa kay ka sa mga sanina nga among ipasuot ni mo. Oo, oh, ako. Ining tawag mangod akong bana nga akong tulo ka anak gihilantan. Mo nang dili jud ko ka concentrate sa kasal ni Abel Jan. Kabuntag na sayo, nag-ilis na ko kay gusto na jud ko mo uli, sir. Pero ang ikinasamaraw ng kanyang loob ang di umano pananakit sa kanya ng tiyahin ni Bengbeng na si Lin. Mudot-dot gina siya nako mo ang gisipa ko anang Lin Grace. Iya jud kong gisipa na igo ko dire. Hindi naman po namin siya sinaktan. Kailangan ay magkaroon na ng premarital counseling yung mag-asawa para pag-usapan na yung mga posibleng future problems. Isa na sa kailangan pag-usapan ron ay yung in-laws. Yung dalawang parties ay willing makipagbatian at saka gumanda yung relationship. Kailangan may cooperation between both parties. Mahal kita diyan. Magpagaling ka na anak. Bumiyahit ang aming team ng 5 oras para samahan sina Janjan sa isang neurologist. Sumailalim siya sa magnetic resonance imaging para masuri ang kanyang utak. Ang initial diagnosis sa MRI is normal, walang fracture, walang bleeding. Okay. Bukod sa kanyang post-traumatic amnesia, napansin din nilang si Janjan may depression. Meron pang pag-asa na bumalik yung memory niya. So una is to treat the depression. Kasi ang depression, isa siya sa mga reversible causes of memory loss. And number 2, meron tayong mga cognitive stimulation therapy and mga cognitive enhancers na pwede natin maibigay sa kanya. Ang lokal na pamahalaan ng Pitogo, pati na ang barangay ni na Janjan, nagpaabot ng tulong sa mag-asawa. In behalf po ng local government unit ng Pitogo at ng Municipal Social Welfare and Development Office, naghandog rin po ang aming ahensya ng financial assistance. Ang aming programa nagbigay din ng pambili ng gamot. Sobrang saya, hindi ko ma-express kung gaano kami nagpapasalamat. Samantala, para malaman kung may manunumbalik pa sa alaala ni Janjan sa katatapos lang nilang kasal, binalikan nila ang simbahan kung saan sila humarap sa dambana para mag-isang dibdib. At isinadula rin nila ang ilang mga pangyayari habang suot-suot ang kanilang mga damit pangkasal. Si Jan, tila bumalik ang alaala. Parang na-feel ko na yung papunta siya sa altar. Na yun yung gusto kong maramdaman. Eh, na papalapit siya sa akin. Saya pala sa dibdib na ganito pala ka. Kaya sarap sa karamdam. Parang hindi malinaw pero parang nangyari na ba sa totoong buhay. Parang naalala ko na kinasal nga ako. Paalagaan at aalagaan kita hanggang sa maging okay na yung kalagayan mo. Kahit nalimot mo man yung pangyayari sa buhay natin, mamahalin at mamahalin pa rin kita. Wala man akong maalala sa mga pangyayari. Alam ko sa sarili ko, ramdam ko na mahal kita, mahal na mahal. At ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Ang nakakalimutan ng isipan, sana maipaalala pa rin ng puso. Mahal na mahal ko sila. Gagawin ko ang lahat para gumaling ako. Gusto kong maalala lahat para sa kinabukasan nila. Kahit hindi niya po ako malala, sir, gagawa po at gagawa ko ng paraan. Hindi po talaga ako bibitaw sa kanya.